Ang i-discuss natin sa video na ito ay kung paano natin i-update ang ating WordPress website. So actually, ang WordPress ay 2 major update. Yung isa ay yung minor update lang para sa pag may nakita silang mga vulnerability o kahinaan ng WordPress ay agad-agad pinapatch nila. So automatic na nag-update sa background ng ating WordPress. So ang major update naman ay ang mga bagong releases ng WordPress. Tulad ng ating current version ay 5.5.4. Tapos meron ngayon bagong update. Ito yung current version. So ito yung major update release. Sa mga hosting company, pag may mga release na update ay 3 weeks or 1 month yung mga hosting company, especially yung mga WordPress, automatic minsan na tina-update o automatic na nag-update ang inyong site kasi may option doon na automatic update ang inyong WordPress. So pwede nyo i-set ng manual yon. So actually, minsan nakakatanggap kayo ng mga email na yung site nyo ay na-update na. So at saka pwede nyo nang gawin manually. So usually, nasa sa inyo kung i-set nyo ng automatic yun sa inyong cPanel or manual. So yun ang ituturo ko sa inyo sa video na ito. Pag bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutan i-subscribe and pindutin ang notification bell para updated ka sa mga i-upload kong video. So kailangan natin guys mag-login sa ating dashboard. So by the way guys, ito yung ating article sa wordpress.org. Kung gusto niyo basahin to, ilalagay ko na lang sa description ng video na sa binasa ko nino yung summary, yun ang kung may mga changes na kailangan natin i-back up ang ating site kasi maaring mag-down or masira dahil sa latest version ng WordPress. So, yun ang mga recommended na kailangan natin i-back up ang ating site. So, pag pinindot mo ito guys, nakalagin ako sa aking dashboard. I hope sa inyo rin nakalagin din kayo or panoorin niyo muna bago mag-login. And kung makikita niyo may 3 update dito sa taas. Pag pumunta ka sa inyong pag kinlik mo to, kung nakikita mo yung 3 na to, nakalink siya dito sa update na to. So, i-try natin na i-update natin ang ating website. So, pag pinindot mo to, please update now. Pag pinindot natin to, by the way guys, ito yung i-back up natin na website. So, pag nakita nyo guys, may important dito na warning dito. Bago nyo daw i-update ang inyong site, make sure na na-backup na yung inyong website pati yung database. Guys, ipapakita ko lang sa inyo yung ating channel. So bago natin guys i-backup yung i-update ang website na yon, I hope napanood mo yung mga ito guys, napanood mo to or isa sa mga video na to kung paano mag-backup or kabisado mo na mag-backup. So ito, na-backup ko lang site na to kasi ginamit ko dito yung all-in-one migration dito sa tutorial na to. Backup and restore. So, panoorin mo yan guys bago mo i-update ang inyong site. So, i-click natin guys yung update and downloading the update guys. So, hintay na lang natin. So, ito guys, tapos na mag-update ang ating WordPress website. So, scroll down ko lang. Pupunta ako dito guys sa dito sa Google dashboard. Parehas din. So, kung makikita nyo guys, ito yung ating bagong dashboard. Kung makikita nyo yung current version ng ating WordPress ay 5.7.1. So, kanina ang ating WordPress version ay 5.5 something. So, ito na guys, na-update na natin. So, tingnan natin guys kung okay na ang ating website. Minsan kasi hindi gumagana. So, I hope guys, bago nyo in-update ang inyong website,
na-backup nyo kasi sometimes nasisira na guys ang website, yung mga ibang functionality hindi na gumagana. So at least na may babalik nyo. So i-try natin kung okay pa ang ating website. I-refresh ko lang to. So try ko yung mga pages kung okay pa. So tingnan nyo guys, may problema. So ito yung sabi ko na, kasi yung kung makikita nyo yung website na to, hindi siya, kung binasa ko yung ano, hindi compatible siya sa hindi siya compatible siya dun guys sa 5.7 na WordPress core. So kailangan natin siya i-downgrade. Mangyari sa inyo to, kaya sabi ko kanina, nag-warning ako sa inyo na kailangan nyo i-backup. So, ngayon, itong site na to, hindi natin siya ma-access or hindi siya gumagana yung mga functionality niya. So, at least, naipakita ko sa inyo kung paano natin i-update yung WordPress website. Dito rin guys, sa plugins, kung i-click nyo yung mga install plugins, meron din mga update dito sa meron ding update dito sa mga plugins. Itong isa lang ang kailangan ko i-update. Pero usually minsan ito, isa-isa kailangan mo silang i-update. So, pag i-update nyo yung plugin guys, i-click nyo lang update now. Kung makikita nyo guys, updated na ang aking plugins. Kung makikita nyo dito, wala ng red na color dito na kailangan i-update. So, i-refresh ko to. So, yan guys, na-update na natin ang ating site. So, ang problema, may problema tayo dahil hindi nga siya compatible. O, nasira na ang ating site, ayaw gumana. So, kailangan natin siya ibalik. Kailangan natin siya i-revert back, i-reduce sa version ng 5.5. So, babalik tayo dito ulit, gagamit tayo ng plugins, add new. Kailangan natin ibaba yung version ng ating WordPress. So, WP downgrade, WP downgrade, So kailangan natin guys i-install to. So ita install natin guys. And kailangan natin guys i-active. So ito guys active, kailangan natin siyang kailangan natin pumunta dito sa settings and kailangan natin ibaba sa version kanina. If I'm not mistaken ito, i-try natin ito pag hindi gagana. So nakalimutan ko inout 5.15. I-try natin to guys. So i-click natin yung save changes. And i-click natin to. And reinstall. So, i-try natin kung babalik doon sa ating version. I'm sure babalik yan. Kung makikita nyo guys, pati yung database upgrading. Pupunta tayo dito sa dashboard. Required. Click natin to. Continue. Ano yung current version ng ating WordPress? So, ito guys. Kung makikita natin, yung current version natin ay 5.5.2. And i-refresh natin ito ngayon kung okay na siya. I-click ko lang yung enter sa keyboard. And punta ako dito ulit sa services. So I think okay na siya. And babalik ako dito ulit kanina dito sa classic. Okay na siya guys. So yun lang guys, pag nag-update kayo na hindi siya compatible doon sa hindi compatible yung current template niyo sa new version, kailangan niyo siya ibalik. O otherwise yung restore niyo the whole website kailangan niyo ibalik. So I hope guys may natutunan kayo sa tutorial na ito. Maraming salamat sa panonood at suporta sa aking mga video. So have a good day, bye-bye.